Maligayang pagbabalik mga tol. Salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the world of boxing. Pag-uusapan natin mga tol ang sinabi ni Terence Crawford na gusto niya umakyat ng Timbang sa 160 pounds middleweight division. May darating na laban si Terence Crawford ngayong December 14. Laban sa undefeated na si Min Machine. May professional record na 21 wins, 0 loss, 17 knockout win at may isang draw. Dedepensahan ni Crawford ang kanyang WBO world title. Sa co-main event naman, Teofimo Lopez versus Richard Comey. Dedepensahan naman ni Richard Comey ang kanyang IBF lightweight world title. Kung sino naman ang mananalo sa laban ng Comey versus Lopez, makakalaban naman ni Basil Lumachenko para sa undisputed title. Si Terence Crawford mga tol, may record na 35 wins, 0 loss, 26 knockout win. Year 2017, naging undisputed sa light welterweight division. Dahil nakuha niya lahat ang apat na major title, matapos niya talunin si Julius Indongo by knockout. Year 2018, umakyat ng Timbang si Crawford. Unang nakalaban niya si Jeff Horn. Unang sabak pa lang ni Crawford sa welterweight division. Nakuha na agad ang WBO world title. Tinalo niya si Jeff Horn by technical knockout. Nadepensahan naman ni Crawford ang kanyang titulo laban kay Jose Benavides. Tinalo niya ito by technical knockout. Undefeated si Jose Benavides noon, may record na 27 wins, 0 loss, 18 knockout win. Pero dinungisan ni Crawford ang malinis na record sa unang pagkakataon. Year 2019, pangalawang depensa ni Crawford sa kanyang WBO world title. Nakalaban niya si American, tinalo niya ito by TKO dahil sa low blow na nangyari sa laban. Pagdating ng round 6, tinamaan si American sa may bayag. Kaya nagpasya si American at ang kanyang team na hindi na ituloy ang laban. Napuruhan siguro ang kanyang itlog mga tol. Foul na tirada yun pero panalo pa rin si Crawford by technical knockout. Pangatlong depensa ni Crawford sa kanyang titulo laban kay Min Machine sa December 14. Sabi naman ni Crawford mga tol, tataas na lamang ito ng Timbang pagkatapos ng laban. Kapag daw hindi niya makuha ang laban kay Errol Spence, mas mabuti na lang daw na umakyat ito ng Timbang. Dahil wala daw may gusto na lumaban sa kanya sa welterweight division. Nasa kabilang promotion kasi ang mga elite fighter na pwedeng itapat kay Crawford mga tol, kaya hindi makakuha ng magandang laban. Gusto naman niya labanan lahat ang nasa welterweight division, pero mahirap ikasa ang laban dahil magkaiba ng promotion. Ayaw na rin daw ni Terence Crawford bumaba ng Timbang sa 140 pounds, dahil marami daw ang nagsasabi na masyadong malaki si Crawford sa mababang Timbang. Mukhang binubuli daw nito ang kalaban. Ayaw naman ni Crawford makarinig ng mga ganun mula sa mga boxing fans. Kaya aakyat na lang daw ito ng Timbang sa middleweight division. When I was at 140, everybody criticized me and said I was too big for 140. Like they criticized me and said I was too big for 135. Now if I was to go back down to 140, what would everybody say? I'm picking and bullying the people, right? I'm going to 160, whoever. Kahit daw hindi niya labanan ang mga nasa welterweight division, hindi naman daw niya kailangan ang mga ito kung ayaw nilang lumaban. Sabi niya, if you look at what I've accomplished in boxing, if you look at what Errol Spence, Keith Thurman, Sean Porter, Danny Garcia, all those other welterweight over there, I have accomplished way more than every one of them except Manny Pacquiao. I really don't need them, they need me. Mukhang masama ang loob ni Crawford mga tol dahil hindi siya kinikilala ng PBC bilang champion sa welterweight division. Maganda sana makita ang labanan ni Crawford versus Keith Thurman o kaya naman si Manny Pacquiao versus Crawford kung sakaling mangyari ang laban. Pero mukhang hindi na tayo makakita ng magagandang laban mga tol. Dahil nagbago na nga ang kalakaran sa boxing, kinain na ng maruming politika. Dito lang naman sa welterweight division ang mahirap paglabanin ang mga elite fighter ng PBC at top rank promotion. Pero sa ibang weight class division wala naman problema kahit magkaiba ng promotion. Malaking pera kasi ang kitaan sa welterweight division kaya mahirap magkasundo ang kitaan sa laban. Kung aakyat sa middleweight division si Crawford mga tol, posible niyang makaharap si Canelo at Triple G. Nasa light heavyweight division ngayon si Canelo Alvarez pero pwede yun bumaba para labanan si Crawford kung nagkataon. Kahit sino daw ang kakalabanin ni Crawford sa middleweight division basta maging world champion. Magandang abangan yan mga tol kung sakaling matuloy nga ang plano. Siguradong mapapalaban si Crawford sa mga halimaw sa middleweight division. Ano naman ang inyong opinion mga tol? Kaya bang talunin ni Crawford si Canelo Alvarez at Triple G kung sakaling maglaban?
Hanggang dito na lang ang ating ulat mga tol. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, Boy Bakal.